Magandang hapon po sa ating lahat. Ako si Christine Vergara, ang ikalawang tagapagdaloy para sa ikatlong pangkat. Ang aking tatalakayin ay tungkol sa mga gamit ng pandiwa at pandiwang may banghay. Mag-uumpisa po tayo sa mga gamit ng pandiwa. May tatlong gamit ang pandiwa. Ito ay ang aksyon, karanasan, at pangyayari. Una ay ang aksyon. Pandiwa bilang aksyon. May aksyon ang pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng aksyon o kilos. Mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlabing magma, mang, maki, at mag-an. Maaari din maging tao o bagay ang isang aktor. Halimbawa, naglalakbay si Cupid patungo sa tahanan ni Jupiter. Ang pandiwang ginamit ay naglakbay. Ang aktor ay si Cupid. Ang pandiwang naglakbay ay sinagawa ng aktor na si Cupid. Isa pang halimbawa, tumalima si Psyche sa lahat ng gusto ni Venus. Ang pandiwang ginamit ay tumalima. Ang aktor naman ay si Psyche. Ang pandiwang tumalima ay sinagawa ng aktor na si Psyche. Ang ikalawang gamit ng pandiwa ay ang karanasan. Pandiwa bilang karanasan. Nagpapahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito, may nakararanas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Maaaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin o emosyon. Sa ganitong sitwasyon, may tagaranas ng damdamin o saloobin. Halimbawa ng pandiwa bilang karanasan. Tumawa ng malakas si Venus. Ang pandiwang ginamit ay tumawa. Ang nakaranas ay si Venus. Ang pandiwang tumawa ay naranasan ni Venus. Isa pang halimbawa, nalungkot ang lahat nang mabalitaan ang masamang nangyari. Ang pandiwang ginamit ay nalungkot. Ang nakaranas ang lahat. Ang pandiwang nalungkot ay naranasan ng lahat. Ang pangatlong gamit ng pandiwa ay ang pangyayari. Pandiwa bilang pangyayari. Nagpapahayag ng pangyayari ang pandiwa kapag ito ay resulta o bunga ng isang pangyayari. Halimbawa ng pandiwa bilang pangyayari. Nalunod ang mga tao sa matinding baha. Ang pandiwang ginamit ay nalunod. Ang dahilan ay sa matinding baha. Ang pandiwang nalunod ay dulot o bunga ng pangyayaring sa matinding baha. Isa pang halimbawa, kumukulo ang dugo ni Venus dahil sa napangasawa ng kanyang anak. Ang pandiwang ginamit ay kumukulo. Ang dahilan ay dahil sa napangasawa ng kanyang anak. Ang pandiwang kumukulo ay dulot o bunga ng pangyayaring dahil sa napangasawa ng kanyang anak. Dumako naman tayo sa pandiwang may banghay. Pandiwa sa ipa. Ito ay nagsasaad ng utos o mungkahi. Halimbawa, ipaabot, ipinaabot, ipinapaabot, ipaaabot, ipinaigib, ipinapaigib, at ipaiigib. Pandiwa sama. Ito ay nagsasaad ng kasadyaan o ikaaari. Halimbawa, mauna, nauna, nauuna, at mauuna. Pandiwa samag. Ito ay nagbibigay diwa sa pagganap. Halimbawa, magsabi, nagsabi, nagsasabi, at magsasabi. Pandiwa sa ipag.
Ito ay nagbibigay ng utos o pakikiusap. Halimbawa, ipagbili, ipinagbili, ipinagbibili, at ipagbibili. Panlaping mapa. Ito ay nagbabadya ng maaaring maganap. Halimbawa, mapabuti, napabuti, napapabuti, at mapapabuti. Pandiwa samaki. Ito ay nagsasaad ng pakikisama sa gawa. Halimbawa, makibagay, nakibagay, nakikibagay, makikibagay, makikisakay. Panlaping magsi. Ito ay para sa sabay-sabay na pagkilos. Halimbawa, magsikain, nagsikain, nagsisikain, at magsisikain. Panlaping magka. Ito ay ginagamit para sa dikusang pagkilos. Halimbawa, magkasundo, nagkasundo, nagkasusundo, at magkasusundo. Panlaping magsa. Ito ay nagsasaad ng magkatulad na pagkilos. Halimbawa, magsadula, nagsadula, nagsasadula, magsasadula. Panlaping maka. Ito ay nagsasaad ng kasadyaang pagkilos. Halimbawa, makatakas, nakatakas, nakatatakas, at makatatakas. At dun lang po nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat.